Hi guys, welcome sa akin channel. Ang video ay tungkol sa update number 5. Update number 5, ang papakita ko pala sa inyo ay yung tungkol sa mixed media art, pero hindi ko nagawa yung gusto kong gawin kasi wala nga pala akong glue gun. Yun. Gusto ko sana lagyan ng texture. Kapag nagpe-painting ka guys, dapat para may mga texture. Nagpe-painting ako, tapos ang gamit ko, oil. Yun. Yung iba, para sana may texture yung paper. Ganon. Guys, nga pala, nagpe-painting ako, tapos ang gamit ko na paint, oil. Yun. Abstract painting yung nagawa ko. Yung oil nga, ano siya, matagal siyang matuyo. Kaya gusto ko mag-acrylic na lang. Eto, papakita ko sa inyo. Ang ginamit ko dito, yung nakalimutan ko na yung paint. Wait lang guys. Lalagay ko lang sa description yung mga ginamit ko. Pero ang bumili ako ng isang paint, kulay brown siya. Meron na kasi ako yung paint na pink. Tapos bumili ako ng brush. Maganda talaga yung nabili kong brush. Mura lang siya sa Express. Nung siya nabili at 19 pesos. Yun. Eto, papakita ko na isang ano siya, small cotton bud siya. Pero kulay blue kasi yung pinili ko. Eto na. Inupit ko na siya guys. Gusto ko sa yung sulatan. Kung meron ako mga naisip na mga poem o kaya kung ano maisip ko. Yan yung mga design. Flower siya. Nung una ko nga palang ginawa ito, hindi ako gumamit ng brush. Ang ginamit ko dito, lahat, ay cotton buds. Ito yung effect ng cotton buds. Yan. Parang ano siya, inatat ko lang siya ganun. Yun yung effect. Maganda effect niya. Natry ko na effect na to nung nagpe-paint ako. Yeah. Yung isa kang ginawa ito, hindi ko pa siya kinat. Yan yung style niya. Yung ang ginawa ko dito, pink at saka brown niya. Tapos pinagsalo ko yung pink at saka brown. Parang naging red siya. Tapos parang naglagay ako ng word na life. Pakaligrapi. Ganon. Yung ginawa ko to, parang sabi ko, ito try ko nga ulit. Magano, parang kukuha ko ng quotes tapos igaganto ko siya, ilalagay ko siya, tapos parang calligraphy, parang effect. Yan, diba ang ganda? Tapos ang ganda talaga ng brush na nabili ko. Kasi tignan mo siya dito banda. Yan para mga petals na nahulog sa baba. Oh.
ganyan yung effect ng brush na nabili ko. Tapos, ang ganda na niya, pang ano, pang drawing, ganon. Ito yung nagawa ko na sana mixed media art. Pero, next time na makabila ko ng glue gun, papakita ko sa inyo yung mga gagamit ko. The second nga pala ito. Tassel na bracelet. Ay, bracelet. Sorry, necklace. Itong pinakagitna na parang ring. May parang ring talaga siya, guys. Kasi kung di nyo lalagyan to, parang madedeform-deform lang siya. Ito. Ang ginawa ko dito, yung mga pang book binding na may nabibili. Yung parang bilog lang siya ganyan na parang silver itsura niya. Tapos nabubuksan siya ganun. Ito yun. Ito yun. Maliit lang siya. Tapos itong parang crystal dito. Parang Swarovski crystal. Kasi noon, it mga natira to sa mga ano. Nagbenta kasi ako dati ng mga bracelet. Tapos mga ipit ng buhok yan sa ano, sa labas sa gate ng subdivision dito sa amin. Yan, ang napansin ko lang na benta yung mga bracelet, pero yung mga clip na ginawa ko hindi nabenta. Siguro dahil kakaiba yung mga clip na ginawa ko. Yung mga clip kasi pag clip po siya nandito, tapos parang may ganun siya. Ano yung parang uso natin na parang may net na ganun. Pag-click mo siya rito, may net na nakaganon siya. Ganun yung ginawa ko. Pero hindi siya nabenta. Itong parang crystal na yan, mga natira pa to sa mga ginawa ko noon. Tapos ito, guys, hindi ko binili to. Meron na dito, yung kulay green na yan. Kung gusto nyo i-tutorial ko to, mag-comment lang kayo sa baba. Eto, dati hindi ko pa siya dinagtag. Para, dinikit ko lang siya dito. Tinali ko lang siya, pero hindi maganda, sabi ko, parang kulang. So, dinagdag ko na to. Ito yung cotton yarn. Cotton yarn to. Tapos, itong pinangrap ko dito, ito yun, cotton yarn. Tapos, meron akong green na, ano, yarn. Ito yun. Puro green yung ilagay ko siya rito. Tapos, ito, pink yung color niya. Kita nyo yan, guys, so. Yung sinasabi ko sa inyo na parang ring. Kung meron ko yung makikita na parang bilog siya na plastic, meron ako nakita noon, ewan lang. Hindi ko alam kung saan nakakabili. Yung bilog siya na plastic na ganyan. Tapos dapat talaga ano siya, bilog yung pinaka ano niya, ganito niya. Yun yung mga hinahanap ko para maganda sana paggawa ng ano, necklace. Yung parang dikit-dikit siyang ganun, dikit-dikit siyang ganun na crochet. Yun, maganda yun. Tapos guys, nung lumabas ako, nung pumunta akong Walter, bumila ako ng ano, parang Ziploc. Yung mga bag na parang Ziploc na ganun. Para kung alam ba may bumili sa Vanilla Blue, doon ko ilalagay yung bracelet o yung mga
wallet. Yun. Tapos, ano siya, 50 peso. 50 peso, sorry. Ano, 50 pieces siya. Yun. Gusto ko pang gumawa na ibang mga ganito na design naman. Para, ito kasi yung uso-uso ngayon, mga tassel. Tapos, sa susunod mga video ko, siguro, gusto ko kasi mag-video naman ng tutorial. Yun guys, ito ang aking update number 5. I-like yung aking video at mag-subscribe po kayo sa aking channel. Bye!